pagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 31 ng Enero at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita kay San Juan Bosco, isang pari at tagapagtatag ng mga kongregasyon, ang Salesians of Don Bosco. Ipanalangin natin kaisa ng lahat ng mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, lalo't higit sa kaluluwa ni Arnel, asawa ng isa sa ating mga tagapaglingkod. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab
para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan bawat lipi ng Israel upang sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kaubuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kaniyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Heboseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nilimot na rin ang kaniyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Ako ay lumapit sa iyong arapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga
at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, alleluia. Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid sina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin sa iba't ibang bansa na nakikiisa sa atin, gayon din ang mga lagi nating kasama tuwing misa ng ikapito ng umaga, ang nakikinig sa ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Paano po kayo naniniwala na kayo ay tinutulungan ng Diyos? O sa isang tuwirang tanong ay, paano ka naniniwala na may Diyos? Sabi ni Jesus sa mabuting balita, ang propeta'y hindi kinikilala sa kanyang sariling bayan o hindi kinikilala ng mga taong malalapit sa kanya. At yun po ang isa sa mga panganib kapag ka inaakala nating kilalang kilala natin si Jesus. Pagka ikaw ay sobrang lapit na sa isang tao, hindi mo na alam kung alin siya at alin ka. Ang tawag po doon ay over-familiarity. At minsan, ang over-familiarity ay hindi nagdudulot ng paggalang sa taong dapat ay ating kinakasalamuha. So, paano mo papatunayang
si Jesus ay totoo sa iyong buhay. Sabi po ni Jesus sa bandang huli ng mabuting balita, nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang taong hindi sumasampalataya, kahit anong gawin mo, hindi iyan maniniwala. Ang taong kulang sa pananampalataya, kahit anong kababalaghang gawin mo, lagi iyang may dahilan para magduda. Paano po lumalalim ang ating pakikipagrelasyon kay Jesus kapag ikaw ay sumasampalataya? Sapagkat napakaraming bagay ang hindi natin lubusang nauunawaan, pero bakit tayo patuloy na sumasampalataya sa Kanya? Dahil tayo ay naniniwala na totoo si Jesus. At doon po nagkakaroon ng problema pagdating sa mga taong tulad natin na narito sa simbahan. Tayo ba'y totoong naniniwala na si Jesus ang ating tinatanggap dito sa banal na misa? Lumuluhod-luhod tayo. Geneflect-geneflect tayo. Naniniwala ba kayo na si Jesus ang naririyan sa tabernakulo? Na si Jesus ang inyong tinatanggap sa ostya sa banal na komunyon? Kapag ka po wala kang pagsampalataya, kapag hindi ka naniniwala, ang ostya ay mananatiling tinapay. Pero kapag ka pinuno mo ang iyong sarili ng pagsampalataya sa Kanya, magkakatawang tao at sa ang ostyang ating tatanggapin, sadyang mararamdaman mong si Kristo. Ay anong patunay? Ay di kapag ka nagiging mapagmahal ka. Yun ang mga patunay na talagang sumasampalataya ka kay Kristo. Nabubawasan ang iyong pagdududa, unti-unti kang bumabait, nawawalan ka ng pagdududa sa mga bagay na nangyayari kahit na may problema. Dige, kahit na ikay may pinagdadaanan, tinan nyo paglapit nyo kay Kristo, hindi naman nawala ang pinagdadaanan, hindi naman nawala ang problema, pero may kapanatagan, may kapayapaan. Bakit? Dahil sumasampalataya ka at naniniwala ka ang lahat, si Kristo ang bahala. Pagdating po sa ating aral ng Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa atin, sabi doon 867, ang pananampalataya ay ang tulay sa pagitan ng nagpapakilalang Diyos at ng tumutugong tao. Ang pagsampalataya at ang pananampalataya ay nabubuhay kapag kayong Diyos na gustong magpakilala sa iyo ay bibigyang tugon mo sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Ano ang pagpapakilala ng Diyos? Tinan niyo ang bagong araw. Ikaw ay masungit at hindi, makasalanan ka at hindi, tinan niyo sumikat ang araw ngayong araw na ito. Ay kung sasabihin ng Diyos ang araw ay para lamang sa mababait, ay di marami sa atin hindi na sinikatan ng araw. At ang nagpapakilalang Diyos na ito ay mararamdaman mo kapag tumugon ka. Kapag sa paanyaya ng Diyos, dahil sa kagandahang loob niya, binigyan kanya ng bagong buhay, tutugon ka sa pamamagitan ng iyong kabaitan, sa pamamagitan ng iyong pagbibigay, sa pamamagitan ng iyong pag-unawa, ng iyong pagpapatawad. At magagawa mo lamang iyon kapag ikaw ay sumasampalataya. Kapag may paniniwala ka na ang Diyos ang gagalaw sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Mga minamahal, ano man ang ating daladala ngayon, ano man ang mga pagdududang mayroon tayo, ano man ang paghihirap at mga problemang pilit naglalayo sa atin sa Diyos, hilingin po natin sa banal na misang ito,
kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong sabihin sa Kanya, Panginoon, palaguin mo po ako sa pananampalataya. Palalimin mo ako sa paniniwala. At pagkalooban mo ako ng pagtitiwala na ang lahat ng bagay na aking nararanasan ay magkakaroon ng kasagutan sapagkat ikaw ang mangunguna sa aking buhay. Nawa po, sa aking pang-araw-araw na buhay, pangunahan mo ako nang ako ay lumago sa pananampalataya sa iyo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, sa kaitasan.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang mga tao na iyong kalarawan. Ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Noon ikaw ay talikda ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigin ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila'y lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay. Para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga ng handog mo sa mga sumasampalataya upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimula ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pabanalinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo sa pagdiriwang namin ng dakilang misteryong ito na kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, nung dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang ipinakita sa mga mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipinakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, hinawa kanya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, iligtas mo kami. Tanan ngayon at magpapalataya.
Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkakatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo. Sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkalan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na, si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buo mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa sana sa amin. At huwag mo kaming lipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Start
ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. Thou, Lord, will hear me glad. Boost the it be. Suavices Dominus, Beatus qui Christus. Ang isa sa gawang second collection ay para sa patuloy na pagsasaayos ng pambansang Dambana at para sa pangangailangan ng mga may sakit at ng matatandang pari sa ating arsidiosesis. Salamat po sa inyong kagandahang loob. Suavices Dominus, Beatus qui esperat, qui esperat in eo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, matulungan nawa kami ng banal na pakikinabang upang pakundangan sa pagkaulira ng mga banal, maituro naming wagas at maisakatuparan ang pagmamahal sa kapwa at ang liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal. Pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong mga pangalan at ilang mga hinihinging detalye tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana.
Kung kayo po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon bilang isang pandaigdigang damba. Sa Sabado po ay unang Sabado ng buwan. May pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa alas 5 ng umaga sa magsisimula sa May Fountain of Hope. Sa mga sasama po kayo inaasahang magdadala ng kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasba sa mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikalawa po ng Pebrero ay kapistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo. Kapistahan din ng Mahal na Birhen ng Kandelaria. May pagbabasbas po ng mga kandila sa lahat ng mga misa sa araw na iyon. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging manampalataya sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad.